Hello mga ka-Dwight, welcome back sa ating YouTube channel. Ang video po natin sa araw po na ito mga ka-Dwight, ipakita ko naman sa inyo yung tamang posisyo sa paggamit ng organic na pataba. Ito pong gagamitin po natin mga ka-Dwight, ito po ay ipot ng manok. Ipot ng manok na 45 days. Kailangan yung kung mayroon gusto sumubok na gumamit nito mga ka-Dwight. Ito, panoorin nyo yung tamang posisyon mga ka-Dwight kung paano ginagamit. Kung kailan natin pwede siyang taniman, kung ilang week natin ito na inilagay sa lupa at saka hinalo. Panoorin lang ninyo ng buo yung video. Ito mga idol, para masundan ninyo at sa para sa susunod kung susubukan ninyo na gumamit ito, alam ninyo yung tamang posisyo mga ka-Dwight. Ito po, panoorin ninyo ito mga idol. Kung mapapansin nyo ito mga idol, ito po ay tuyo. Yung tuyo ito mga idol. Iwasan ninyo yung gumamit ng ipot na manok na basa mga idol, kasi mainit po yan mga idol. Pag napatapat po yung inyong mga ililipat na punla sa bubuo. Tulad nito mga idol, ito po ay bubuo. Ito po ay kailangan, ito po mga idol kung mapapansin nyo, ito po ay buo. Kailangan ito mga idol, dudurugin ninyo. Yan, ganito lang idol. Kaya kung mayroong mga buo-buo na malalaki mga idol, mayroong mga katulad nito mga idol kalaki, ito po ay tatanggalin nyo mga idol. Kasi pag napatapat yung inyong mga linipat na bagong tanim na punla, yan po ay mamamatay mga idol dahil napakainit nito mga idol. Kaya sa gustong sumubok nito mga idol na gagamit sa inyong mga taniman, kailangan alam ninyo yung tamang posisyo mga idol. Bawa mga idol, kalay-kayin lang natin hanggang sa mapantay mga idol. So mga idol, tapos na po natin maipantay. Masunod natin gawin mga idol ay ihahalo lang po natin to mga idol.
Yan, ito po mga idol, tapos na po natin mahalo yung ipot na manok na ating linagay sa ating pagtatamnan. Sunod natin gawin mga idol, babasain lang po natin ito. Tapos hayaan lang po natin. Mas maganda mga idol kung sa umaga natin sa babasain, kung sakaling hindi umulan, babasain po natin. Tapos sa hapon na po natin ano, pabalik na rin, ihalo natin ulit itong lupa na ito mga idol. Ito po ay araw-araw po natin gagawin ng paulit-ulit hanggang sa magiging lupa na po yung ating inalagay na ipot ng manok. Para magkasingaw na rin kasi napakainit nito mga idol. Pagbago natin po itong lagay, tapos tatamnan na po natin agad ng ating mga punla na gulay. 100% mga idol, mamamatay po ang ating mga punla. Kasi napakainit ng singaw nito mga idol. Kailangan mga idol, palipasin natin po yung 2 linggo. Nga 2 weeks natin po itong gagawin na mga idol. Na inahalo po natin yung lupa. Hanggang sa mawala po yung kanyang amoy. Magiging lupa na po siya mga idol. Saka pa lang natin pwedeng lilipatan ng ating mga ipinunlang mga gulay. Sana mga idol na sundan ninyo yung video na to mga idol para kung gusto man ninyong subukan itong aking ginagamit na pataba sa aking mga taniman. Yun po ay magawa ninyo ng tama yung tamang paggamit, yung tamang posiso. Sunod natin gawin mga idol, babasain lang po natin ito. Tapos bukas na po natin haluin. Mas mabilis madurog, magiging lupa yung ating nilagay na ipot ng manok mga idol. Ang ipot ng manok po mga idol, ito po ay matagal na po itong naka-imbak sa sako. Kaya napakadali lang pong madurog. Kaya ito po mga idol ay tuyo. Bago inilagay sa sako, ito po ay tuyo na po. Yung tuyo. Lagi nyo tandaan mga idol, ito po ay araw-araw po natin ito ihalo. Itong lupa na to saka yung ipot ng manok. Hanggang sa yung nilagay natin na ipot ng manok, magiging lupa na rin po siya mga idol. Lagi nyo tandaan mga idol, ito po ay 2 weeks natin ginagawa bago natin lilipatan ng ating mga punla. Sana mga idol, nakuha nyo yung tamang diskarte, tamang posiso, paano ginagamit po yung ipot ng manok sa ating mga taniman ng gulay. Kapag nakuha na ninyo yung tamang diskarte dito mga idol, hindi na ninyo kailangan pang maglagay po ng ano mga idol, yung mga chemical na fertilizer. Nung lalo na kung mga tinatanim po natin, mga sili o talong, kamatis. Yan po isang lagayan na to mga idol hanggang sa maharvest na po yung ating mga tanim na talong o kamatis. Hindi na po natin kailangan pa maglagay ng iba pang pataba. Mayroong chemical na gamit. Ito pong kagandahan mga idol sa ipot na manok na gagamitin natin sa ating mga taniman. Kailangan lang natin mga idol yung tamang posiso, yung tamang paggamit kung paano ito ginagamit sa ating taniman na hindi po mamatay ang ating mga tanim. Yan po mga idol, tapos na po natin mabasa. Ito po ay bukas ng umaga o sa hapon. Pwede na po natin itong hahaluin ulit. Ito po ay araw-araw po natin itong gagawin mga idol sa loob ng 2 linggo. Ito mga idol, naulan na.
Hello mga ka-Dwight. Nandito na nga po tayo ngayon sa ating taniman. Pagkalipas ng 2 linggo mga idol. Ito na po yung ating taniman. Na-mix na natin ng gusto ang lupa. Inilagay natin na ipot na manok na gawin natin pataba. Ito na mga idol, nagiging lupa na siya mga idol. Kaya pwedeng-pwede na taniman mga idol pagkalipas ng 2 weeks. Ito na mga idol, tapos na po natin mapantay ang lupa mga idol. Nakalaykay na natin. Tatakipan na lang natin ito mga idol ng dahon ng puko na tuyo bago natin taniman. Maraming salamat mga idol sa panonood. Sana nasundan ninyo ng maayos at meron kayong natutunan sa video na ito mga idol. Yung tamang posisyo sa paggamit ng ipot ng manok. Marami pong salamat mga idol. Nakita tayo ulit sa susunod kong video mga idol.